Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher George na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang ulila na nagsumikap mag-aral upang makamit ang kanyang pangarap na pinamagatang kapirasong papel. Isinulat ito ni George B. Andal Jr. mula sa Tuguegarao City Division at iginuhit ni Reynaldo A. Simple mula naman sa Cagayan City Division. At binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod kasama ang aking mga pinsan na sina John Paul T. Agustin at Marynor B. Maribay. Handa na ba kayong maglakbay sa kwento ng bayan ko? Halina't makinig. Isinilang si Bert sa kasagsagan ng bagyong Entay. Nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ang kanyang nanay na si Senta. Nang manganganak na siya, wala man lang makuhang sasakyan upang isugod siya sa ospital. Kung kaya't isinakay siya sa duyan, binuhat siya ng mga kapitbahay. Ador, hindi ko na kaya. Pakidalian. Ang pakiusap ni Aling Senta. Sa emergency room siya, diniretso. Pangador, kayo po ba ang asawa ni Aling Celia? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Nanginginig na sagot niya. Nanganganib ang buhay ng mag-ina mo. Kailangan mong mamili, sabi ng doktor. Asawa mo o anak mo? Dugtong pa niya. Narinig ni Celia ang usapan nila. Sumabat siya sa kanila. Dok, ako na lamang ang magpapasya. Tugon niya sa doktor. Ador, bahala ka na sa panganay nating anak ha. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Gusto kong mabuhay siya sa piling mo at nila papa at mama. Habilin niya kay Ador. Dok. Marahan at namimilipit na sabi niya. Ako na lamang po ang magsakripisyo. Makaraan ng isang oras, lalaki ang anak niyo, mga Dor. Maaalin niyo nang puntahan sa NICU ang bata. Tawag ng doktor. Saan po yun, Dok? Si Celia, nakaligtas po ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Kinalulungkot ko, ngunit inihahanda na ang kanyang labi upang maiuwi niyo na siya. Wika ng doktor. Lumundag ng napakataas si Mang Ador at sumigaw ng Celia! Walang kapantay ang kanyang paghihinagpis at pagdaramdam. Bago inilibing si Celia ay bininyagan ang anak nila. Siya ay pinangalanang Bert. Lumaki si Bert sa piling ng kanyang mapagmahal na ama at mapag-arugang mga lolo at lola. Pagkalipas ng 5 taon, in-enroll ni Mang Ador si Bert sa kindergarten. Mahusay ang batang si Bert, sabi ng kanyang guro noong minsang sinundo siya ng kanyang ama. Paminsan-minsan naman ay ang kanyang lolo Alfonso o di kaya ay ang kanyang lola Nora ang naghahatid sundo sa kanya. Dumaan ang 2 pang taon, nasa 3rd baitang na siya nung minsan may family day. Isama ninyo ang inyong nanay at tatay sa ating programa, sabi ng guro. Masayang masaya na umuwi si Bert. Nagmano siya, sabay sabi, family day po namin bukas at kailangan daw po kasama si nanay at tatay. Anak, nag-abroad ang nanay mo, nasa Madrid siya. Si nanay Celia mo ay pumunta noon noong naipanganak ka na. Maluhaluhang sambit ni Mang Ador. Dumating ang araw ng family day. Kasama ang kanyang mga kaklase ang kani-kanilang mga magulang. Lumapit ang kanyang kaklase na si Ramzil, sabay tanong, inay mo? Sabay turo kay Lola. Hindi, Lola ko, si Lola Norma, sagot ni Bert. Nasa abroad kasi si inay, sa Madrid daw. Masayang lumapit si Bert sa mga iba. Nag-enjoy siya ng lubusan.
Nang tanungin ni Teacher Lay kung sino ang mga kasama niya, ay nagagalak siyang nagsabi, "Siya po si Lola Norma ko at siya naman po si Tatay Ador. Nag-abroad po kasi si Inay, nasa Madrid po siya. Madami po akong pasalubong sa inyo pag-uwi niya." Ika-apat na baitang, ika-limang baitang. Isang hapon pag-uwi ni Bert galing paaralan, naupo siya sa tabi ng ama at sabay ni yakap, "Itay, kailan po uuwi si Inay? Gusto ko na po siyang makita. May larawan po ba siya? Sumusulat po ba siya? Maari ko ba siyang sulatan?" "Anak, hindi pa sapat ang kanyang naipon na pamasawian niya pa-uwi." "Oo naman anak, natutuwa siya. Ayon at marunong ka nang magbasa at magsulat. Maari mo na siyang sulatan." Pagpapalusot ni Mang Adon, "Magkano po ba itay ang pamasahin niya?" tanong ni Bert. Nagpatuloy ang kagalingan ni Bert. Isang araw, bago ang recognition, nag-uwi siya ng isang sulat na nagsasabing, "With high honors siya." "Itay, sinay Celia, sana magsabit ng aking medalya." Sabi niya, "Anak, hindi ba sabi ko sa'yo, wala siya pamasahe pa uwi?" Sagot ng tatay. Dali-daling pumasok si Bert sa kwarto at may mabigat na bitbit, isang alkansya. "Itay, biyakin na natin ito at bilangin." Inabot ito sa ama at binilang, 10, 20, 30, 550, 10,500. Bilang niya. "Yan itay, pwede mo nang ipadala para makauwi na si Inay bukas." Masayang pagboluntaryo ni Bert. "Nalikom ko ang mga yan mula sa aking mga napananmunan." Dagdag niya. Natulala si Mang Adon. Kinabukasan, "Sunduin na natin si Inay para makadalo sa programa." Natutuwang sabi ng anak. Sumagot si Mang Adon, "Tumaas ang pamasahe anak, kaya hindi siya makauwi." "Ganoon ba tay? Magkano po ba ang kulang?" Malungkot niya ang tanong. 1,050 pesos anak. Pabulong na sagot ng tatay. Dumating na ang araw ng recognition day. Bert A. Vasquez with high honors. Pagtawag ng kanyang guro. Nagmadali ang kanyang ama na umakyat sa entablado at sabay bulong sa anak. "Salamat anak. Nagmana ka talaga kay Inay Celia mo." "Inay, para sa iyo to." Sambit niya sabay taas ng kanyang medalya. Isang taon pa ang lumipas. Dumating na ang araw ng kanyang pagtatapos sa elementarya. "Mga mahal kong mag-aaral, pakidala bukas ang inyong mga birth certificate para malaman ko kung tama ang mga baybay ng inyong mga pangalan." Bilin ng kanyang guro. "Opo, ma'am." Tuwang sagot ng mga bata. Pagdating sa bahay, hinanap ni Bert ang kanyang ama. "Itay, itay! Kailangan ko po ang birth certificate ko bukas." Sigaw niya. Pumasok sa kwarto ang mag-ama. Hinanap ang birth certificate na nakabalot sa kulay asul na plastik. Inabot ito ni Mang Ador sa anak. Binasa niya ito. "Ador Gasmen Vasquez, father. Consolacion Arugay Vasquez, mother. Plasticis. Tay, Consolacion po ba ang tunay na pangalan ni Inay?" "Itay, patay na si Inay? Patay na ang nanay ko?" Malungkot niya ang tanong. "Tay, tay, paano ninyo nagawang itago sa akin ng lahat?" Umiiyak na tanong ni Bert. "Anak, lumapit ka sa akin." Pag-anyaya ng kanyang ama. Narinig sila ng kanyang lolo at lola. Pagpapatahan nila sa kanya. "Alam niyo rin, lolo, lola?" Tanong niya sa kanyang lolo at lola. Umiyak na umiyak si Bert na sinasambit ang pangalan ng kanyang nanay. "Inay ko! Inay Celia ko!" Paghihinagpis niya, niyakap nila si Bert. Hinayaan muna siyang umiyak at ibuhos ang kanyang hinagpis. Nang tumigil bahagya, nagsalita si Mang Ador. "Anak, ayaw ni inay mo na sabihin sa iyo. Kabilin-bilinan niya ay nasa abroad lang siya. Ayaw naming maapektuhan ang iyong pag-aaral kasi
masakit at sa kritikal na kondisyon noon ang inaiselya mo nang pinagpili ako ng doktor. Ikaw o siya, nagparaya siya para sa iyo. Ganoon kanya kamahal. Pagpapaliwanag ni Mang Adoro. Inay ko! Pag-iyak niyang muli ng malakas. Pag-iusap, pundahan natin ang kanyang puntod. Pagmamakaawa niya habang umiiyak ng malakas. Doon niya isinigaw ang lahat ng lungkot at pagkasabik niya. Lumipas ang mga araw, unti-unti niya itong naiintindihan. Noong nagsalita siya bilang with high honors, kinuwento niya ang paghihirap at pagmamahal ng kanyang ina. Inay, para sa inyo to ni Itay, ang lahat ng aking natamo. Mahal na mahal ko po kayo. Till we meet again, Inay. Pangwakas niya sa kanyang talumpati. Pagkalipas ng mahabang panahon, naging matagumpay na marino si Bert. M.S. Bert A. Vasquez. Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan.